Magandang buhay mga mag-aaral! Panibagong araw, panibagong aralin sa araw na ito. Ako si Ginoong Jafelio Montesino, ang inyong makakasama sa paglalakbay sa asignaturang Pilipino. Bago natin simulan ang ating talakayan, alamin muna natin kung anong layunin sa araw na ito. Una, naiuugnay ang suliraning nangingibabaw sa akda sa pandaigdigang pangyayari sa lipunan. Pangalawa, na ipapahayag ang damdamin at saloobin tungkol sa kahalagahan ng akda sa sarili, panlipunan at pandaigdig. Pangatlo, na ibibigay ang katumbas ng salita sa ilang salita sa akda. Ngayong alam na natin ang layunin natin sa araw na ito, handa na ba ang lahat ng mag-aaral ng panibagong aralin? Kung handa na ay atin nang simulan. Ano ang inyong ideya sa larawang inyong nakikita? Ano sa tingin ninyo ang nasa loob ng Arko ni Noe? Matapos ninyong malaman na mga hayop ang nasa loob ng Arko ni Noe, mayroon akong nais ipakita ang mga larawan sa inyo na inyong hulaan. Ito ay mga ilang halimbawa lamang ng uri ng hayop na nasa loob ng Arko ni Noe. Handa na ba kayo? Matapos ninyong tukuyin ang mga larawan na aking ipinakita mula sa mga hayop na inyong nakikita, ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga ito sa tao? Mahusay ang inyong kasagutan. Ang mga hayop na ito ay nagsisilbi nating kaibigan, nagbibigay saya at maituturing nating mga alaga. Batay nga sa mga kasagutan na inyong ibinigay, inyong nabanggit na ang mga hayop ay maaari nating magsilbing mga alaga. Ngayon, ang salitang alaga ay mayroong kinalaman sa panibago nating aralin. Sapagkat ang panibago nating aralin ay patungkol sa halimbawa ng akdang pampanitikan na maikling kwento mula sa Afrika na pinamagatang ang alaga. Na isinulat ni Barbara Kimenye na isinali naman ni Professor Magdalena O. Hoxson. Handa na ba kayong saliksikin at arali ng kwentong ang alaga? Kung handa na, halina't ating simulan! Ihanda ninyo ang inyong mga sarili sapagkat ako'y may inihandang video ng kwentong ang alaga. Makinig ng mabuti sapagkat mayroon akong mga inihandang katanungan na inyong sasagutin matapos itong panoorin. Buod ng kwentong ang alaga ni Barbara Kimenye, salin ni Professor Magdalena O. Hoxson. Hindi pa tanggap ni Kibuka na siya ay isa ng retirado. Gayunman, wala siyang magagawa kung hindi tanggapin ang kapalaran. Dinalhan siya ng kanyang apo ng isang alagang baboy. Noong una ay ayaw niya ring alagaan ito, ngunit napilitan na rin siya. Pinakain niya ang baboy hanggang sa lumaki ito. Dahil sa di maawat na paglaki ng baboy, naging pasakit na rin kay Kibuka ang pag-aalaga rito. Wala na siyang maipakain, ngunit mapubuti ang kanyang mga kapitbahay at binigyan ng pagkain ang baboy. Isang araw, nang papunta si Kibuka sa sagradong puno, hindi sinasadyang nabundol sila ng isang motorsiklo. Hindi naman lubhang nasugatan si Kibuka, ngunit nagkamit ito ng sugat sa balikat. Nang makabangon, agad niyang hinanap ang alaga. Narinig nila ang kakaibang iyak ng baboy na kalaunan ay binawian rin ng buhay. Dumating ang mga pulis at pinayuhan si Kibuka na magpagaling muna. Ngunit inaalala niya ang baboy. Ayaw niya sanang kainin ito dahil pagtataksil daw iyon sa alaga. Ngunit naisipan niyang ipakatay na lamang ito habang sariwa pa ang laman. Pinakain at inihanda niya ang karne ng alaga sa kanyang mga kapitbahay na nag-alaga at nagpakain sa baboy noong nabubuhay pa. Dumating ang kaibigang si Musisi at nakapagkwentuhan sila ni Kibuka. Napasarap ang pag-uusap nila at kinain rin ni Kibuka ang pata ng alagang hayop. Naunawaan ba ang maikling kwentong inyong napakinggan? Kung naunawaan ay ating saliksikin at sagutin ang ilang gabay na tanong na mayroong kinalaman sa kwentong ang alaga. Para sa unang katanungan, sino-sino ang tauhan sa ang alaga? Mahusay, si Kibuka at ang alagang baboy.
Para naman sa pangalawang katanungan, ano-ano ang naisipabatid ng kwentong inyong narinig o napanood? Mahusay! Naisipabatid ng kwento na kung minsan ang ating mga alaga ay nagsisilbing tulong upang mapawi ang ating lungkot. Tinuturo rin ng kwento na dapat nating mahalin at alagaan ang ating mga alagang hayop. Para sa pangatlo at panghuling katanungan, anong kaugalian ng mga taga-Afrika ang masasalamin sa akda na maihahalin tulad sa kaugalian ng mga Filipino? Magaling! Makikita natin na ang ilang kaugalian na ipinapakita sa kwento na masasalamin sa ugali ng mga Pilipino ay ang pagbabayanihan at pagmamahal sa mga alagang hayop. Batay sa inyong mga kasagutan, nakikita kong lubos nga ninyong naunawaan ng kwentong ang alaga. Kaya naman, ating namnamin ang nilalaman ng kwento sa pamamagitan ng pagbabanghay gamit ang larawang lechon. Una, sa parteng ulo ay ilahad ang simula ng kwento. Sa parteng katawan naman ay ilahad ang gitna ng kwento. At sa parteng hita ay ang wakas ng kwento. Naunawaan ba? Kung inyong naunawaan, ay inyo nang simulan. Para sa parteng ulo, ang inyo bang kasagutan ay nagretiro si Kebuka sa kanyang trabaho? Ngunit hindi buong loob niya sa pagkawala ng kanyang kabuhayan. Gayunman, tuloy ang buhay para sa kanya. Nagdala ang apo niya ng isang alagaing baboy upang may pagkalibangan siya. Bigyan ninyo ng 5 puntos ang inyong mga sarili kung iyan ang inyong kasagutan. Para naman sa parteng katawan, kung inyong kasagutan ay pumunta si Kibuka at sumunod ang baboy ngunit nasagasaan ito at namatay. Bigyan ninyo ng 5 puntos ang inyong mga sarili. Para naman sa huling parteng hita, kung ang inyong kasagutan naman ay ipinakatay ang namatay na baboy at pinangpulutan ito. Habang nakikipagkwentuhan si Kibuka ay nakikain na rin siya ng karne ng kanyang alaga. Bigyan na muli ng 5 puntos ang inyong mga sarili para sa mahuhusay na kasagutan. Ang kabuuan nito ay 15 puntos. Para sa ating huling gawain ay narito ang maikling pagsusulit upang sukatin ang inyong kaalaman kung tunay nga ninyong naunawaan ang ating aralin sa araw nito. Nais kong ilabas ang inyong mga kwaderno at sulatan ang bilang ng 1 hanggang 5 at atin na nga simulan ang ating pagsusulit. Mayroon lamang kayong 2 minuto upang sagutin ang ating mga katanungan. Ngayong natapos na ninyong pagsusulit, ay makipagpalitan sa inyong mga katabi at tsekan ang inyong pagsusulit. Sino ang 5 puntos? 4 puntos. 3 puntos. 2 puntos. At panghuli ay ang nakakuha ng 1 puntos. Magaling! Halatang naunawaan ninyo ang ating mga tinalakay sa araw na ito. Isang produktibong araw na naman ang ating natapos. Sana inasiyahan kayo sa ating pagtalakay sa araw na ito. Nawa kayo'y may natutunan. Paalam!